Yan, mga kasolid. Ito ang aking susunod sa aking vlog. Paksin na isda. Yan. Abangan nyo, masarap yung pagkaluto na ito. Paano yung luto? Paksin yung lukano. Ito, yung lukano gagawin. Pagkatapos ko dito sa pinapaitan, isusunod ko ito. Ayan, mga kasolid. magluluto tayo ulit ng ano ng taksiw na isda. Actually, ang lulutuin ko sana ngayon papaitan kasi nga uunahin ko sana yung papaitan kasi like, parang hindi excited si Mrs. Parang mas gusto niya yung isda na paksiw. Itong lulutuin ko na to ay Ilocano style kasi lahat tayo may mga kanya-kanyang style sa pagluluto ng paksiw. So ang lulutuin ko ngayon Ilocano style. Yeah. Yan mga kasolid, ito yung klase ng isda na aking gagawin. So lilinisan muna natin. Yan, alam niyo ba kung anong klase ng isda yan? Ako hindi ko alam. Pero ang sarap nito pag sa paksim. Yan, maliliit siya. Pero yung pinit yan, sama-sama, hindi kagaya ng bangus na magkakahiwalay. Iisang style. So ayan mga kasolid, Chris, tuturo ko kung paano linisin ang isdang ito. Itong isdang ito, hindi na kailangan tanggalin dun yung ano yung laman loob niya. Ang tinatanggal lang dito ay ito. Hasang. Ang tawag din natin sa amin, hasang. Yung nasa loob, hindi na namin yung tinatanggal. Kasi puro itlog yung nasa loob niya. Itong isda na to, napakaraming itlog sa loob. Yan. Yan. Yun lang ang tinatanggal namin. Yan po, yung tamang pagtanggal dito. Alam ko naman na lahat ng mga Pilipino magaling sa ano sa pero tingnan niyo patunayan ko sa inyo na marami itlog to. Kuwain sa mga sayang. Uy, napiga. Ayan o. Mga itlog niya. Mga puti. So lang napiga. Yan, ganun. Kaya hindi ko siya tinatanggal. Yan, ganyan ang style namin mga Ilocano, hindi namin tinatanggal. Yung mga maliliit na isda, pero syempre pag malalaki, tatanggalin. Yan. Pipigain lang naman yan. So, ganyan po ang tamang paglinis. Yan. So, yan ang tip ko para sa paglinis ng isdang ito. Hindi kailangan tanggalin lahat ng laman kasi puro itlog man yun. So, ayan mga kasolid. Nahugasan ko na yung ano natin yung pangpaksiw natin na isda. So bago kayo magluto nito, ang uunahin yung ano, ang tip ko lang uunahin yung i-prepare, linisan yung isda bago yung bawang, sibuyas, tuya at kung ano-ano pang mailagay. So unahin natin ang isda, no? Lagyan natin ng konting patis. Konti lang para hindi masyadong maagad kasi lalagyan pa rin natin. Ito kumbaga parang pang konting marinate lang mga 30 minutes habang pre-prepare natin yung bawang, sibuyas natin. Tapos halhaluin ng ganon para sa ganon pumasok yung lasa dun sa isda. Yan. Tapos mamaya, pag na-prepare na yung bawang, sibuyas, luya, saka natin ilalagay na ito. So, yun. Tip lang. Unahin ang isda. Bago sibuyas, bawang, at saka luya. Para sa ganon, may marinate nyo siya ng kahit 30 minutes para papasok yung lasa doon. Tingnan nyo, palaging ginagamit namin itong brand na ito, ha? Knife. Ever since ito ang gusto kong brand ng patis kasi masarap lahat ng pagkain namin may konting patis. Yan mga kasolid. So ayan mga kasolid, na i-prepare na natin yung recado. Yan. Ang mga prepare ko, pakita ko lang ha. May sibuyas tayo, may luya, may 5 lobes of bawang, diliktik ko lang yung bawang, tapos may kamatis tayo. Pero ito ang pinaka-excited. Ito, lilagay ko ito. Ang tawag nito sa amin is kamyas. Tawag ito is piyas. Kaya tinawag na Ilocano kasi linagyan namin ng ganito. Paksiw Ilocano. Pero alam ko sa Pilipinas, ah, kami mga Ilocano, pinapakbet namin ito. Baguong lang sa kasili. Sarap. Yan. Yan. Dami. Hindi ko alam kung saan sinikwat ni Mrs. Dahil wala naman akong alam na pagkukuhanan nito. Wala naman nagtitinda nito. Kung saan siya mapunta, kung saan may mga sinisikwat yan sa daan-daan.
Sabi ko nga, yung kapitbahay namin nagtitinda ng halaman, ayaw ibenta. Eh, sabi ko sa kanya, gusto mo bang mawala yung halaman mo? Nahiyayat na magsabi. Yan. Hindi ko binibuking si Mrs. Talagang mahilig yan pag napadaan kung saan-saan. Pag may nakita, mamimitas yan. Yan. May kamyas tayo, may sibuyas, may luya, may bawang, saka may kamatis. Wala tayong ibang ilalagay na gulay. Ito lang. Yan. Ayan mga kasolid. Ito ang pot na gagamitin natin. Sira. Shout out sa may-ari nito, nasa Pilipinas na si Ate Emily, asawa ni Pastor Chubbs. Yan. Masarap kasi pagpat ang gamitin sa paksiw. Yan. Masarap kasi. Yan, lagay natin yung bawang. Yan. Lagay na natin yan. Yes. Luya, sibuyas. Palaging nasa ilalim mo mga yan. Yan, para hindi masunog ang ating isda. Pag halimbawang na dry. Yan. Lagay na natin yung kamyas. Yan. Lagay ko na. So, lagyan natin ng asin. Para may lasa konti. Yan. So, naglagay na ako ng asin sa isda. Naglagay na ako dito. So, mamaya patis na lang ilalagay ko kasi may mga asin na yan. So, isa-isahin na natin itong isda ilagay. Parang isasapin natin yan. Kumbaga sa Ilocano, salansan mo. Nakunada nga, Ilocano. Isalansan mo, nasaya at kapsat. Sino mga Ilocano na mga subscribers ko? Umuyo ako yung kapsat no, kasi nagluto iti paksiw. Nagigimas pa yung sipsipan yung ulo na no, naluto nga yun. Sa asulto-sulto yun, yung mata na nga, utak na nga eh. Tan, yan na. Nag-Ilocano na tuloy ako. Shout out kada kita Ilocano mga viewers ko. Nga po, kaya. Kaya ito tinahimas, paksiw. Moray ta abroad, makadaron ti paksiw. At tapay, pag-uumi dito yan po. Yan, lagyan na natin ang paminta. Yan. Kaya Ilocano style to kasi Ilocano ako mga kapatid. So yan, meron na paminta. Lagyan na natin ng konting patis. Yan. So, tama na muna yun. Baka masobrahan tayo sa alat. At maglalagay tayo lang konting suka. Yan. Konti na, siya, ano lang, konti na lang suka ilalagay natin kasi may piyas na. Ha? Mga dalawang ganito lang linagay ko. Yan. Saka, tubig. Lalagay tayo ng tubig. Kuha tayo dito. Yan, konting tubig lang. Kita nyo. Yan, hanggang sa matry. So, mga ka-solid fish, ready na tayo. Iluluto na natin. Yan, konting tubig lang. Ready na tayo. Okay. Ayan. Ready na ang ating paksiw. Ayan, linagay ko na mga ka-solid fish. Tatakpan natin. I-on natin yung apoy. Yan, mga ka-solid fish. Hinaan lang natin. Ang pagluto ng paksiw, hinay-hinay lang yung apoy para hindi siya masunog kasi konti lang ang tubig niyan. Yan. Ayan. Ganyan lang ang apoy mga ka-solid fish. Yan. Medyo magulo ko sina kasi umaga pa. Yan. Shout out sa mga subscribers ko dyan sa Pilipinas, mga Ilocano. Kadagiti Ilocano, apo nga nakasubscribe sa inyo kita. Kumusta kayo, Amen? Yeah. Astoy ako, tibiyag dito yung Malaysia na ta. Ay. Biyag, nga kasla takyag nga ko natin Ilocano. So, okay, latang kakabsat. Yeah. After 15 minutes, bubuksan natin yan. Tignan natin kung dry na yung isda. Pero wag dry na masunog ha. Kailangan as in dry yung may konting sabaw pa. Yeah. Pag naluto na siya, ilalagay natin yung mantika sa ibabaw. Yan ang tinatawag sa paksiw na Ilocano. Nasa ibabaw ang mantika. Pagkaluto, lagyan ng mantika, patay. Yun. Off na yung apoy. Hindi patay, off yung apoy. Sorry. At sa kakasolid, ang style ko, ang silid nasa ibabaw. Pagka kubulo na yan, nalagay ko yan.
Kasi yung pampabango man lang yan. Ayan, ganyan ako magluto ng pato. So, tatakpan ko hanggang sa ano, mga another 5 minutes, sisilipin natin. Ayan, mga kasolid. Medyo dry na siya. Ayan, no? Kunti na lang tubig yan. Ayan. So, maglalagay na tayo ng mantika. So, itong gamit nating mantika, natural sunflower. Importante yan sa atin, no? Hindi tayo basta-basta gagamit ng mga mantika na ano, ng mga mumurahin. Kasi matindi ang ano, matindi ang kolesterol nun. So, itong gamit natin. Maglalagay tayo ng mantika. In 2 minutes, off ko na yan. Ayan. Yan ang style ng Ilocano na paksiw. Ganyan po. Pagka na-try na yung ano, lalagyan ng mantika. Ayan mga kasolid, tapos na ang ating paksiw na isda. Off na natin. Ayan. Okay, kakain na tayo. Ito, breakfast saka lunch na to kasi maaga-aga pa eh. Ayan. Ang pasok kasi ni Mrs. ngayon is 1:30 kasi wala na siyang pang-umaga na trabaho. So, kakain tayo ngayon. Set up muna tayo ng table, mga kasolid Chris. Ayan, mga kasolid, kain na tayo. May kape kami kasi ano to, breakfast lunch na ito. Dahil wala kami ni Mrs. kasi may klase pa yung anak. May klase pa si Chia. Ayan, kain tayo. Ayan, kain na tayo. Samahan nyo kami sa kainan. Sarap ito. Isda. Tingnan niyo, buong-buong yung, ano, buong-buong yung isda. Hindi nadurog yung isda namin. Maliliit siya, pero hindi siya durog. Kasi suka lang siya ng luto. Ito, pag kumain ka ng isda, syempre magkakamay ka. Sabaw-sabaw na. Try man kasi ito, kasi paksi. Pero yung sabaw niya na kahit ko konti lang, malasa yung sabaw. Suka kamatis dali. Sa loob yung kamatis. Split. Separate natin para makuha natin yung kamatis kasi hindi ko nalinagay sa ano. Hindi ko nalinagay sa lalagyan. Kinuha ko na yung pot kasi nagutom na ako. Breakfast lunch man namin ito. It's daddy making video. This is my... Wait, son. I'm doing something, son. Can you please sit down and eat? Yeah, kulit ko ako. Ang gusto, watch, kain ng tinapay. Thank you, Lord. Sarap, bango. Gusto kasi ni Mrs. yung ano, yung piyas. Yung... Ayan o, yung piyas at saka... Kamyas saka ano. Kamatis. Actually yan, kinakain namin yan. Mga ganyan. Kung ano yung nilagay namin sa niluluto namin, kaya sibuyas, bawang luya, kinakain namin yan. Kasi masarap man. Okay. Thank you. Ayos tayo. Ayos tayo. Ayos tayo. Ayos tayo. No. It's okay. Kape muna tayo. Eh si Mrs. nahihiya man kung may muta. Ano lang kung may muta? Hindi kasi hindi pa ako naliligo. Mahabol ka ba nila? Yan. Sarap. Kumain. Magkamay talaga guys. Pag pinakakain ng isda. Kasi matinig. Sarap. Chili. May nakalimutan, chili green tea. Mahilig kami sa manghang. Pero chili green na ito, hindi lang pero ito hindi naman ito manghang. Kunti lang. Stop. Tapos samahan na. Makulit talaga itong anak ko yan. Tingnan nyo nga nila, oh. Makulit, makulit. Dito tayo, dito tayo. Inaagawan niya itong ano eh. Yan. Sabahan natin na. Yes. Come yes. Come here, eat. Sila. Hindi. Sila kasi. Mamaya sila kakain. Hindi pa sila gutom. Kumain sila ng tinapay. Nag-Milo. Nag, ano. Milo. Eh ako kasi papasok sa work. Yeah. Sarap guys. Yung kamyas tsaka ng kamatis niya. Sarap. Pero mukhang fresh ba ito nakuha kong isda? Hindi ko alam sa'yo kaya. Sige nga. Kulang lang ng ano. Hindi. Patis.
Yan. Okay, guys. Masarap. Kain muna kami. Ito yung, at ito yung magbagata yung Ilocano nga. Kung ay sip-sip ang duulot yung paksiw si na Imas. Nananam yung mata kayong duutot na nga. Nakachamba ko kanina ng ano, ng isang hindi fresh. Yan. Gusto ko naman. Yeah. I-off mo na yan. Ano pa ba? Masarap yung sauce niya. Marami ang sauce niya. Masarap din yung kamyas sa kamatis. Ayan guys, naparami na sa kain. So, sarap. Sarap. Mag-subscribe kayo sa aming channel, manood na, sharing is caring kung paano magluto ng paksiw. Lahat tayo may kanya-kanyang style. Mm-hmm. Pero itry nyo ang Ilocano style din. May no? Kamyas. Mami, mm-hmm. I just want the police officer. Ito yung kamyas, sarap. Kapag may kamyas na makikita, bibihira lang yung kamyas na meron dito sa Malaysia. Yeah. Pag kumain kayo ng paksiw, kailangan magkamay, ah. Malinis yung kamay, maghugas kayo. Kasi may dinit. Hindi mo may enjoy kumain ng paksiw kapag hindi ka nagkamay. Okay, siya na. Siya na. Salamat sa panonood. Ah, huwag kalimutan, sharing is caring. Subscribe to my channel. Watch please. Get it.